Dulce, alam mo ba kung at what age a criminal becomes a criminal? Ano ibig mong sabihin, Peter, kung kailan nagkakadisposisyon ng isang tao na maging magnanakaw, rapist, mamamatay tao, ganun? Siguro, teenage years. Okay? Well, according to a study of hundreds of prisoners, you know, one can be predisposed to a life of crime by age 6. Matindi yun. 6 na taon pa lamang, maaaring natanim na sa puso at isipan ng bata ang galit at pagre-rebelde. At yan ang magtutulak sa kanya maging salot ng lipunan. Nako. Believe it or not, 6 years old lang. Ganon siguro ang naging kaso ni Noel Alberto. Isa siya sa mga batang lansangang pakalat-kalat dyan sa Avenida Rizal. 7 taon pa lang po daw nung nagsimulang mawasak ang kanyang buhay. Pakinggan po natin ang kanyang mga gunita. Oh, nasa nang nanay mo? Wala po, umalis po. Oh, iniwan kayo eh. Kaya kayo iniwan eh. Mga itsura ninyo eh. Paano ba yan, pare? Bunsod ng kahirapan sa buhay, maagang namulat si Noel sa laro ng tadhana. Sumama sa ibang lalaki ang kanyang ina upang takasan ang kahirapang nararanasan nito sa piling ng isang imbalidong asawa. Nakita ko na lamang ang aming mga sarili. Ako, ang tatay ko, kaming limang magkakapatid na lalaki ay natutulog sa Avenida Rizal. Pagkagabi, naroon kami, sama-sama kami. At kapag sa umaga, kanya-kanya kami ng diskarte. Sa murang gulang, nasabak si Noel sa isang responsibilidad na sanay ang kanyang mga magulang ang gumagawa. Kaya't pawang panghihingi at panlilimos sa lansangan ang natatanging alam ni Noel. Maisalba lamang ang kumakalam nilang sigmura. Wala kaming maisaing. Medyo may nakita kong bigasan. Kumuha ako ng isang takot hanggang sa unti-unti noon ay puro na sa pagnanakaw yung aking ginagawa. At sa bawat araw na lumilipas, mistulang kapit sa patalimang bawat pagsubok na pinagdaraanan ng kanyang pamilya. Siguro ang ninakaw ko ay kayang punuin ang 2 apartment sa aking ninakaw. Magmula sa chinelas na aking susuotin hanggang sa damit, hanggang sa aking kinakain na. Hanggang sa pati ang kanyang sariling katawan ay ipinangangalakal na rin niya. Binibenta ko na yung sarili ko sa mga bakla. Hindi ko na matandaan kung magkano, pero ang alam ko ay pagkatapos akong gamitin ay alam ko may pera ako. Unti-unti na rin nagkawat at patak silang magkakapatid. At isa sa kanila ay naging adik at nabilanggo dahil sa pagnanakaw. Yung mga time na yun, nagkakaroon na ako ng galit sa aking magulang. At halos tinatanong ko na rin kung merong Diyos. Pagkagabi, nasa kalye kami, natutulog kami, ay halos dumarating na minumura ko na ang Diyos noon. Magkagayon man, sadyang may mga tao pa rin bukas ang palad na tumutulong sa kanilang magkakapatid. Kaya't nakapag-aral naman si Noel. Nakagraduate ako ng high school dahil yung mga kaklase ko, yung mga teacher ko, tinutulungan ako. Nag-usap nga yung mga kaklase ko noon eh. O sa isang buwan, dito sa amin si Noel, sa isang buwan, dito siya dahil kahit pa paano, nasa honor section ako noon. Matapos ang high school, kinupkup naman siya ng isang pari upang pag-aralin sa seminaryo. Subalit, sadyang hindi matanggal kay Noel ang pagnanakaw. Hindi ako tumagal doon dahil ultimo yung teacher ko doon sa seminaryo ay ninakawan ko. At pagkatapos noon ay balik ulit ako sa kalye. Tapos nakakilala ko ng isang babae. Hindi niya alam na ako'y mahirap, hindi niya alam na ako ay galing sa isang kasak na pamilya. At ang pakilala ko sa kanya, maayos ang pamilya namin dahil nakakapagnakaw na ako. Marami akong nananakaw. At sa labis na pagmamahal ni Noel sa kasintahan, pinangakuan niya ito na ibibili ng bahay at lupa. Bagamat hindi niya alam kung saan niya ito kukunin. Nagplano ako na magnakaw. Tama-tama, yung kapatid ko ay nakapag-asawa ng medyo maayos naman yung buhay. Minsan, pinatuloy ako ng aking kapatid. Nung pinatuloy niya ako doon sa kanila, nakita ko yung grandmother ng hipag ko. So sabi ko, kinakailangan maging akin to. Pinag-isipang mabuti ni Noel at ng dalawa niyang kasama kung paano papasukin ang bahay. Pinainom ko muna yung kapatid ko at saka yung hipag ko ng sleeping pills. Dahil sabi ko sa mga kakosa ko, sabi ko sa kanila, pagka nagising ang aking kapatid at hipag ko, ako na ang papatay. Basta't makuha lang natin yung pera.
Huwag niyo akong saktan! Para awan niyo na! Ha? Yung pera! Sabihin mo na! Kumamatay ka! Ayaw mo sabihin! Bata, kayo na bahala! Sila! Napatay namin yung matanda, tapos sabi ko, hindi namin nabuksan yung kahagihero. Sabi ko na lang sa mga kasama ko, sige, limasin nyo na lang yung malilimas niya dyan. Ginawa ko ay nag-iwan ako ng note to mislead yung mga investigator, yung mga authorities. Subalit hindi pa dito natapos ang kawalang hiyang yun ni Noel. Dahil habang nakabulol sa punerarya ang matanda, muli na naman niyang sinalakay at pinagnakawan ng bahay na pinangyarihan ng krimen. Nilimas ko yung mga ilang mga pwedeng ibenta ron. Tapos, nung gabi na yun, ay pinukpok ko yung sarili ko. Pagkapukpok ko sa sarili ko, parang gumawa ako ng kwento. Bigla akong lumabas doon sa kalye. Sabi ko, magnanakaw. Tapos, biglang nagdatingan yung mga, dahil alam nga nila, nagkaroon ng krimen doon, yung chairman, yung mga police. Tapos, sinabi ko, may pumukpok ko sa akin eh. Tapos, nawala na lang ako ng malay. Ngunit hindi umubra pa ka ng yun ni Noel. Dahil pinagdudahan na siya ng pamilya ng matanda. Lalo pang nagpatibay sa kaso ni Noel ang pagkatimbog sa dalawa niyang kasamahan at ang pagdiin sa kanya ng mga ito. Sinampahan na kami ng kaso, robbery with homicide. Pagdating ko sa Manila City Jail, sabi ng mga nanunungkulan, "Sir, yan, bagong-bago, matapang, sinuntok ako." So, nagunte ko ngayon ng mga police nun. Medyo isa yun sa pinakamahirap na paggulpi sa akin dahil talagang hindi ako nakalakad na mga 2 linggo halos akong hindi nakalakad. Subalit, hindi natin nagsinuwel sa insidente yun. Sa halip, lalo pa siyang nagtumigas dahil nagkaroon siya ng padrinong pulis sa loob. Medyo nagkaroon sila ng takot nun hanggang sa medyo ako na yung naging mayor. Nung maging mayor ako roon, napasama ako sa naging bata ako ng pulis. Nagpapasok kami ng, ako yung ginagamit, pinagpapasahan ng pulis ng pagbebenta ng alak, ng mga marijuana. Dahil nga sa alaga ng pulis, inassign si Noel sa booking at releasing ng kulungan. Lahat ng bilanggo na pumapasok sa Manila City Jail at lumalabas, ako yung sa akin dumadaan. At ang ginagawa ko pa noon ay para kumita ng pera, wanted, ay ginagawa kong not wanted. So, meron kaming parang stamp na nilalagyan namin, hindi na binadala sa Western Police District sa pag-verify kung wanted itong bilanggong lalaya. So, kumikita ako noon in connivance ng mga corrupt policeman. At ganun yung nangyari sa akin hanggang sa parang kinilala ako doon na Little Warden. Marami rin akong mga babae na mga nakakulong na talagang medyo nagawan ko ng hindi maganda. Pinaguhubad ko. Tapos sa inihipuan at meron pa yung time na talagang yung mga babaeng kursinada ko ay nakukuha ko. Maluwag ding nakakalabas-masok si Noel para servisyohan ang maanumalyang gawain ng mga tiwaling pulis. Mistulan mang hari ang naging buhay ni Noel sa Bilibid, hindi pa rin yung naging sapat upang mawala ang puot at galit niya sa kanyang mga magulang. Hindi ako dinalaw ng aking tatay kahit minsan. Ang aking nanay, nung dumalaw siya sa akin, meron akong ginawa sa kanya na yung bang daladala niyang pagkain ay itinapon ko dun sa kanyang harapan. Tapos sabi ko sa kanya, kung hindi kayo naghiwalay, hindi namin sasapitin itong bilangguang ito. Kaya parang ang nanay ko, imbis na dumalaw sa akin, ay para pang natatakot dumalaw dahil nga namumura ko siya noon. Upang makalimot sa problemang dinadala, palaging kargado sa droga si Noel. Kadalasan ay nilulunod din ang sarili sa alak. Ngunit isang araw, matapos ang walang patumanggang pag-abuso sa kanyang katawan, biglang sumuka ng pagkarami-raming dugo si Noel. Dinala ako sa Tondo General Hospital. Na-diagnose ako ng PTB moderate. Pagbalik ng bilangguan, laking gulat niya nang ilipat siya ng selda at dalhin sa selda na may mga sakit. Wala na rin ang mga kasangganyang tinyente at pulis na humahawak sa kanya dahil na-i-transfer na ito sa ibang presinto. At nung mga panahong nakadarama si Noel ng lungkot, natutunan niyang makinig sa mga kabataang nagpa-Bible study sa loob ng piitan.
nung marinig ko yung kanta na yun na hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan, nakaukit man pakailanman sa aking palad yung pangalan. Alam mo, marinig ko yun, talagang umiyak ako. Sabi ko, wala nang nakakaalala sa akin. Wala nang dumadalaw sa akin, pero ang Diyos, hindi na ako kayang kalimutan. Ako lang ang Noel Alberto sa buong mundo. Patawarin mo ako. Baguhin mo ako. Ang pagsisising ganap ni Noel sa Panginoon ang nagbukas ng panibagong pinto ng pag-asa sa kanyang buhay. Halos lahat ng binabasa ko sa Bible ay talagang tumatama sa akin. Tapos, nanalangin ako na, Panginoon, gusto ko nang matapos yung kaso ko. May takot man sa dibdib, lakas loob na sinulatan ni Noel ang judge na humahawak ng kanyang kaso at buong tapang na inamin ang kanyang pagkakasala. Isinumbong din ni Noel sa FBI at Justice Department ang mga pulis na gumagawa ng anomalya sa loob ng kulungan. Itinuro ko pati yung mga nagpapasok ng droga roon. Minsan nagulpi ako ng halos pagtulungan ako dahil nalaman nila na ako yung nagsumbong. Pero hindi naman ako nasaktan, alam ko, pinatektahan ako ng Diyos. At noong September 2, 1982, maituturing na isang regalo sa kanyang katawan ang nangyaring pagbaba ng kanyang sintensya mula sa habang buhay na pagkabilanggo. Ito'y ibinaba 10 hanggang 20 taong pagkabilanggo. Magmula noon, napatunayan ni Noel na sadyang napakabuti ng Panginoon sa kanyang buhay. Natutunan na rin niyang patawarin ang kanyang mga magulang. Nung time na yun, na birthday ko, dinalaw ako ng nanay ko. Tagal niya akong hindi dinadalaw. Sabi ko, Nay, paglaya ako, pagmamalaki mo ako, magiging iba na yung buhay ko. Tandaan mo, yun lang sinabi ko sa nanay ko, pagmamalaki mo ako. At first time ko na talagang inakap ko ang nanay ko. Mula sa Manila City Jail, nalipat sa iba't ibang bilangguan si Noel. Panibagong lugar, panibagong pagsubok, subalit nanatili siyang tapat na lingkod ng Diyos. Matapos ang halos 10 taong pakikibaka sa loob ng piitan, noong September 2, 1989, mismong araw ng kanyang kaarawan, nakamit ni Noel ang tunay na kalayaan. Sa paglabas ni Noel sa bilangguan, ipinagpatuloy niya ang misyong kanyang sinimulan. Nagbalik eskwela rin siya at nag-aral ng pagpapastor. Sa ngayon, ganap na siyang lingkod ng Panginoon, katuwang ang kanyang butihing asawa at mababait na mga anak. Labas-masok pa rin si Pastor Noel Alberto sa bilangguang kanyang naging tahanan. Ngunit hindi bilang preso, kundi mangangaral ng salita ng Diyos. Malayong-malayo na nga ang narating ng isang batang nangsangan. Wala na ang bakas ng hirap at galit sa kanyang mukha dahil ito'y napalitan na ng pagmamahal at pag-unawa sa mga kapatid na nabihag ng rehas na bakay.